Sa isang panel group, merong discussion at meron po doon mga dalawang representative ng humanist. Itong mga humanist, ang kanilang position ay atheism. At sa haba ng kanilang mga discussion, ang kanilang topic ay yung katotohanan ng salita ng Diyos, yung Biblia, na yung Biblia ay salita ng Diyos. At ang Diyos ay siya ang may likha noon. At ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Sa sobrang galit ng isa doon na representative na sumigaw siya at namumutla, bigla niya sinabi na, "How can we believe God who allows suffering?" Yun po yung tanong niya. Kung merong Diyos, bakit pinapahintulutan ng kahirapan? Hindi yun ang topic, pero sa kanyang parang wala talagang, sa puso niya, walang pagkakilala sa Diyos. Yun ang isinigaw niya. Bigla siyang nag-segue na gano'n. And then, sinabi niya pa na kung ang Diyos ay makapangyarihang Diyos na nariyan nga siya, bakit hindi niya dinidestroy yung evil and prevent suffering? At kung ang Diyos ay napakabuting Diyos, bakit yung kasamaan ay pinapahintulutan niya? Yun ay matinding puzzle para sa kanya. At hindi lang marahil para sa kanya, maging sa sino mang tao, na yung pagdududa sa Diyos ay naroroon at yung kanyang pagtatanong, bakit merong kasamaan? Yun yung maraming mga tanong ng mga tao na hindi nila ma-reconcile sa kanilang kaisipan. Now, dito, sa aklat ni Job, bandang huli na tayo, pero nakita natin matapos yung series of disasters in which Job's sons and daughters are being seized and his servants even killed, his sheep consumed by a fire from heaven, and even camels carried off by raiders. Nakita natin na pinahintulutan ng Diyos si Satanas upang i-test yung faith niya, yung faith ni Job. Pero ito ay pinahintulutan ng Panginoon para lalong i-develop yung pananampalataya ni Job. Meron kagad isang sagot. Bakit pinapahintulutan ng Diyos yung suffering and evil, especially for the sake of His people, yung mga mananampalataya? Ay kahit sa atin, yun po ay beneficial dahil po yun ay instrumento ng Diyos upang yung pananampalataya natin ay patuloy na i-develop. Kung ang gugustuhin lamang natin ay yung mga bagay na laging pabor sa atin, paano i-develop yung ating character, yung ating faith, yung ating pananalig sa Diyos, yung pagtitiwala? Yun yung malaking problema na kung minsan ang gusto lamang lang na lagi natin ay yung papabor sa ating mga pangunawa. Pero pag hindi na natin kayang unawain, ayaw na nating sumunod, ayaw na nating manalig sa Diyos. Yun yung problema. And so here, God permitted Satan to test Job's faith. Though the works of the enemy, also, mga kapatid, is an instrument of God so that the faith of these men ay patuloy siyang mag-grow at patuloy siyang ma-purify. Sa kabila nito, mga kapatid, nakita natin ang ating patuloy na nilalandas, ang topic natin dito, yung ating binibigyan ng pansin from verses 13 up to verse 22 is the perseverance of faith. Nasa huling bahagi tayo ng ating perseverance of faith na ito. So the eternal quality of faith always persevere in spite of severe catastrophic tests. No po, isa sa tunay o walang hanggang kalidad ng tunay na pananampalataya, magpapatuloy ito kahit po sa matindi na mga sakuna ng pagsubok, matinding sakuna ng pagsubok. Magpapatuloy ang pananampalataya. Pero ang isang taong walang pananampalataya, matindi man o hindi, yung pagsubok sa kanya, halos ayaw na. Halos ayaw na. Ganun po natin yun makikita. Nakita natin doon sa first major points na nakita natin is the severe test. Yung sunod-sunod na mga pangyayari na ito ay hindi coincidence, ito mismo ay nasa likod nito ay ang kapahintulutan sa gawa ng Diablo na ang pinaka-author ng lahat ng kasamaan ay ang Diablo. At si Job, mga kapatid, ay nire-represent ni Job
yung buong sangkakristyanuhan sa buong mundo sa harapan po ng Diyos noong panahon na yon, na hindi lang si Job yung tunay na mga mananampalataya na ang tugon sa harapan ng Diyos kahit pa doon sa ganong severe loss ay may katapatan. Alam niyo po, regardless of evil sa ating mga na-encounter, kung tunay yung pananampalataya natin, hindi tayo tutugon ng kasing sama ng ating mga na-encounter. Gaano man kasama yung ating kaharap, na yung ating nasasagupa, hindi tayo tutugon ng ganong kasamaan kasi yung ating pag-respond ay naging nakadepende yan sa kondisyon ng ating puso, hindi doon sa kondisyon ng kaharap natin. Hindi ganun yun. And so, from verses 20 to 22, here's a second point ng ating pag-uusapan under the perseverance of faith is the godly response of a man of God. Ang banal na pagtugon ng taong may takot sa Diyos. Dalawang bagay lang makikita natin dito, pero may maraming mga sub-points ito. Under ng two sub-points, meron pong mga sub-pointers pa. Makikita natin, verse 20, mourning yet worshiping God by faith. Verse 20, isa sa tugon ng taong merong tunay na pagkatakot sa Diyos in times of great loss ay nandun po yung mourning. Ibig sabihin, nandun yung pag-iyak, yung grabing kalungkutan, pero merong pagpupuri sa Panginoon. Gawa yun ng tunay na pananampalataya. While yung mga taong walang pananampalataya, maninisi na yan, magagalit na. Pero yung taong may pananampalataya, magpupuri yan sa Diyos. Verse 20. At sa ilalim nun ay merong AB na sub-pointers. And verses 21 to 22, another works of faith bilang respond ng tunay na mananampalataya is the realization and praising God by faith. Realization. Ano kung marirealize niya? Diyan ay nakapaloob ang A, B, C, D. Apat na sub-pointers hanggang verse 22. Makikita natin. At least may guidelines na kayo para kung magta-take note kayo, kasi babalikan nyo yan. Yung tinuturo ko sa inyo, mga kapatid, doctrine yan. Yan talaga ang turo ng Old and New Testament. Kaya kung iti-take note nyo yan, pwede nyo balikan, pwede nyo ituro yan kung matututunan. Okay. Here again, mga kapatid, the perseverance of faith. Pangalawang pointers, basahin natin sa verse 20. So, yun na yun ang nangyari. Halos lahat nawala. Maging yung mga anak ni Job, ano ang tugon ng tunay na mayroong pananampalataya sa harapan ng Diyos, verse 20. Pagkatapos ay tumindig si Job, matapos ang lahat ng mga reporting ng mga servants na yon, and then pinunit ang kanyang balabal o yung kanyang damit. No? Inahitan ang kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. No po? Dalawang bagay, makikita natin dyan. Po, una, makikita natin dito, of course, number one lang, mga kapatid, may A and B. Mourning, yet worshiping God by faith. Nandun po yung grabing pagdadalamhati. Po. Pero makikita natin dito yung kanyang pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Godly mourning, yan yung letter A. Godly, makadiyos na pagdadalamhati. He tore his clothes and even shaved his head. Then Job arose, tore his robe, and shaved his head. Yung pagpunit ng kanyang clothes, ang pinapakita po noon, it signified great mourning. Makikita niyo yan sa Genesis 37:14. Ibig sabihin, napakatindi ng kanyang pagdadalamhati. Kasama po dyan yung shaving or pulling off the hair of the head. The throwing dust or ashes on the head. Naglagay po ng mga alabok o mga abo sa ulo. Yan po ay gawi sa Old Testament sa panahon ng kanilang great mourning.
matinding pagmumourn, pagdadalamhati. So, many times binabanggit po yan kapag ang isang tao ay nandun siya matinding kalungkutan or siya po ay marahil nagsisisi. Matinding pagsisisi sa harapan ng Diyos. So, also it's symbolizing inner turmoil and shock. Yung matinding kalungkutan panloob at yung matinding pagkabigla. Dahil hindi niya kayanin ng kanyang grabing kalungkutan, ganito yung kanyang ginawa at naging reaction. See that? So Hope must have felt the bitterness and of anguish. At ito mga kapatid, nangyari yon dahil syempre pagpapakita ito doon sa kanyang pagkakaroon ng great loss of all property and even loved ones, yun po ay naging natural reaction ng ganitong klaseng tao such as you and me. Kapag ka humarap sa mga ganitong problema, ang natural na reaction natin ay yung mourning. Talagang malulungkot tayo, hindi naman tayo tatawa dahil opposite yun. Malulungkot ka talaga, iiyak ka talaga. So it's quite appropriately Hope mourn his tremendous losses. Kung bakit mga kapatid? Dahil ito ay pagpapakita na siya ay tao rin na gaya natin. Hindi siya isang Superman, hindi. Siya ay tao rin. Karaniwang tao gaya natin. Na po, hindi siya nakahihigit sa atin. At kung siya ay tutugon mga kapatid ng iba, kakaiba, at parang hindi naapektuhan, paano natin sasabihin na si Hope ay tao rin? Pero hindi. He was desperately affected doon sa kanyang pangyayari na yon. Of course, yun po ay pagpapakita ng isang natural na pagkatao. So it is natural response for us as human to express our grief in times of loss, especially huge loss. Tapo. Kaya hindi natin pwedeng tigilan yung emosyon natin sa pag-iyak kapag kami mga ganun. Iyak talaga tayo. Lalo pa kaya yon. Yan po yan. Lesson agad na makikita natin. But aside from his mourning, makikita natin, he mourned, yes, yet he worshiped God. Makikita natin dito, letter B, he humbled himself and worshiped God. Siya ay nagpatirapa. He fell to the ground and worshiped. Imagine this, in the midst of his mourning, Hope also decided to worship God. Despite his circumstances and yung matinding kanyang situation na yon, ang kanyang inisip mga kapatid ay sumamba sa Diyos. He worshiped God. Hope mourned, but he did not mourn as the heathen, as an unbelievers or pagans mourn. He did not cut or gash or tattoo himself. Alam niyo po sa Old Testament at kahit sa history, ang mga nagpapatato sa history ay ito yung merong mga bitterness sa buhay nila. Kasaysayan yan. At from Leviticus 19:28 ay huwag mong dudungisan ng iyong body. That's, yan po yung mga tattoos. At kung ano yung prinsipyo ng Diyos from Old Testament up to now sa New Testament, the same. Hindi mo dapat lagyan ng tattoo ang katawan mo sapagkat hindi yan ang design ng Diyos. Especially yung marka ng mga tattoo ay meron din pong aside doon sa mourning, meron din pong symbolizes slavery. Yung mga slave, tinatatuan yan. Hindi ho tayo slave ng sinuman. Tayo ay pinalaya ng Diyos. Kaya kung kayo mga kabataan o sinuman sa inyo, iniisip nyo magpatato, hindi yung kalooban ng Diyos. Huwag nyong dungisan ang inyong katawan. Pero kung nandyan na yan, bago nyo nakilala ang Panginoon, wala na kayo magagawa. At least, nakilala nyo pa rin ang Panginoon, yun yung pinakamahalaga at di ka na magpapadagdag nyan. Yan naman yung kabila nun. No condemnation, mga kapatid, kasi lahat naman tayo galing sa pagkamakasalanan natin bago natin nakilala ang Panginoon. Wala sa ating malinis. And even now, nakilala natin ang Panginoon, still nandun yung pagkamakasalanan natin. Walang malinis. Pero dito may makikita tayo in the sight of God. And so here, mga kapatid, Hope mourned. And yet, mga kapatid, he worshiped God.
depicting the loss of his personal glory, falling to the ground, not in despair, but in obeisance to God and giving glory to His name by worship. Yung pagluwalhati sa Diyos. Biliin nyo, he fall down, hindi ho dahil siya ay grabing nagluluksa na para bang merong may dahilan, na para bang may sinisisi siya. Walang ganon, wala. Hindi niya sinabi, ba't yung kasi dinala doon yung mga anak ko? Walang ganon, wala. Bakit din yung kasi iningatan? Walang ganon, wala. Yan yung matindi sa tunay na mananampalataya. Hindi siya maninisi. So it is important to remember that a man's reaction is often telling and reveals what he really is. Na po? And what really dominates the heart. Every time, mga kapatid, we react in every circumstances, yan po ay nagpapakita kung sino tayo, kung ano tayo, kung ano yung laman ng puso natin. Kung kahit sa mga simpleng bagay, we react negatively, yun kasi yung puso natin sa harapan ng Diyos. Ganun katindi yun. Kaya every time, mga kapatid, meron tayong may encounter na seems like unpleasant sa buhay natin, think it not just once, not even twice, even 100 times before we should react. Kasi ma-express natin yung laman ng puso natin, not just before any man, but before God, sa harapan ng Diyos. Kung paano tayo mag-isip, magsalita, paano natin itrato yung kausap natin, yun yun. Here again, mga kapatid, the application is the quality of a genuine faith that will persevere till the end. Sa matinding pagsubok ng buhay, through the hard times, mga kapatid, he and she still will worship the Lord in the midst of turmoil. Sasamba siya sa Panginoon. Magpupuri siya sa Diyos kahit na sa kanyang matinding struggle ng buhay, matinding difficulties ng buhay na yan, matinding loss. Parang hindi mo kayang inisin tong taong to eh, yung ganito, pag nakita mo. Hindi kayang inisin ni Satan eh. Pero tayo, wala namang kainis-inis na bagay. Minsan, inis na tayo. Isang ganun tayo. So here, mga kapatid, iyan yung isa sa quality ng genuine faith. Kasi yung faith, mga kapatid, ito yung kukontrol ng ating isip, ng ating puso, ng ating kaluluwa, ng ating buhay, ng ating reaction, ng ating salita, ng ating mga plans, ng ating decision, yung faith natin. So kung hindi tayo, mga kapatid, aware sa buhay natin bilang mananampalataya, minsan akala lang natin yung reaction natin na yun okay lang. Yun yung malaking problema doon. So the ultimate worship in God, mga kapatid, is to give Him honor as a sovereign and affirm His freedom to act in our lives. You see here si Job, nakita niya yung kadakilaan ng Diyos. Kaya sumamba siya sa Panginoon dahil nawala na yung mga bagay na nasa kanya. Ano pang gagawin niya? Ipagpatuloy ang pagsamba sa Diyos. Yun yung buhay ni Hope. Indeed, here is a true worship. Na po, na ito po ay nagmula sa tunay na pananampalataya that it will thrive even in the face of great mourning, suffering, matinding paghihirap. Pero yung tunay na pagsamba, resulta ng tunay na pananampalataya, kahit doon sa matinding problema ng buhay, magpapatuloy ito. Susunod ito sa Diyos. Kaya kung meron man tatalikod at ituturo nyo yung isang tao, kaya hindi ako napagpatuloy dahil sa'yo, haharap ka rin sa Diyos. At sasabihin mo kung ba't ka hindi ka nagpatuloy, tuturo mo yung tao. Eh yung tao na yun, nagpatuloy, nagsisi, ikaw hindi ka na nagsisi, nakita mo na yung tao na yun, sino? Mali. Eh lahat naman tayo may problema. Ang mahalaga, magpatuloy tayo sa Panginoon. Nababago tayo. Yun yung mahalaga doon. Diba? Eh kahit sino, pwedeng gamitin ng kaaway para i-distract tayo sa mundong ito at sa buhay pananampalataya. At ang mabigat doon, tayo mismo
ang distracted sa buhay Kristiyano natin. Yun yung pinakamabigat doon. So it doesn't depend doon sa situation o anumang sirkumstansya ng buhay. It always depends on your true knowledge of God, and that's faith. Kung tunay ang pagkakilala mo sa Diyos, kahit anong sitwasyon, straightforward pa rin ang respond mo sa sitwasyon na yon sa harapan ng Diyos. Matuwid pa rin, righteous pa rin. So this kind of worship, mga kapatid, must have been pleasing in the eyes of God, because true worship depended on the true knowledge of God by faith. Na po, by faith. Yan po yung mahalaga dyan. At itong true faith na ito, mga kapatid, consistent ito pagdating sa New Testament. Makikita natin yung faith na ito based on the Word of God. Si Job, akala lang ninyo, si Job ay umiira lang sa kanya emosyon. No, hindi. Yung tunay na pananampalataya ni Job, naka-base ito sa true knowledge of God. Na po, yung pagkatuto niya sa salita ng Diyos, kaya yung faith na wala pong knowledge about the attributes of God, about the Word of God, na po, about the goodness, about the holiness of God, kung walang alam yung faith na yan, hindi yan tunay na faith. Fake yan, fake. Kaya yung pananampalataya makapagpapatuloy, merong itong kabatiran, batid niya kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, ang gawa ng Diyos, batid niya yan. Yan yung mga magpapatuloy na pananampalataya. And without this true knowledge from the Word of God, there is no real faith, and there will be barren to produce, to worship the Lord God. Na po, yan po ay mananatiling wala pong laman, empty. Magiging unfruitful yung kanyang pananampalataya kung wala pong tunay na laman mula sa salita ng Diyos. But always remember this, that the true faith, mga kapatid, ito'y galing lamang sa Diyos. And in fact, in the New Testament, it is even more clearer in the New Testament that the true faith, ito po ay galing lamang kay Jesus Christ. He is the author and the finisher of faith. Si Christ. And where is Christ in the Old Testament? Here in the Book of Hope. Kung nakita nyo sa previous preaching natin, nandun na kagad na po, at binabanggit sa loob ng aklat na ito, yung Redeemer, na yung Redeemer na yon tumutukoy sa Diyos na walang iba kundi si Christ, na Redeemer na paparito. Of course, nandun yung Ama, pero nandun din si Christ. Nakita na nila, hindi man nila nakita o nalaman o binanggit yung mga, yung mismong Christ name, no? Yung name ni Christ. Ang mahalaga, mga kapatid, yung mga katangian ni Christ, nahayag na dito sa aklat ng Hob na ito. And so, kung wala tayong tunay na pananampalataya, hindi tayo makapagpatuloy sa buhay Kristiyano natin. Imposible tayo makasurvive sa anumang dadanasin natin sa mundong ito. That's impossible. And so, here, mga kapatid, makikita natin na napakahalaga yung tunay na pananampalataya. Secondly, verses 21 to 22. Sa ilalim po niyan ng godly response, makikita natin dito is realization and praising God by faith. Verse 21, ganito ang sinabi. Or verse 20. Pagkatapos ay tumindig si Job. Yan yung verse 20 muna. Pinunit ang kanyang balabal, inahitan ang kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Verse 21, sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. Yan po yung makikita natin dito. Yan po yung number 2. Sa ilalim niyan, letter A, again, mga kapatid, by faith, made him realize his nothingness. Ano sinabi niya? He resembled his birth and death. Sabi niya, naked I came from my mother's womb. Isinilang ako, hubad. And then babalik ako, hubad. And naked shall I return there.
Now, tignan natin dito, mga kapatid, he resembles his birth and death. First, dito yung birth niya, makikita natin, Hope recognizes that he entered the world naked, without possession of any kind. Wala. Wala tayong pag-aari. Wala. Wala ho tayong, sabihin natin na katangi-tanging atin. Wala. Wala po. So, dito mga kapatid, yung speaking to the womb of one's mother was sometimes poetic po ito. Ito po'y poetic way of referring to the earth. Kaya yung siya'y muling babalik, mga kapatid, hindi ibig sabihin babalik siya dun sa sinapupunan. Ito po ay poetical na pananalita kung saan tumutukoy na dun sa lupa, dun siya babalik. And siya, sa kanyang pagbalik, mga kapatid, nakikita niya, pumarito siyang walang dala, walang pag-aari, aalis din siya ng ganon, walang pag-aari, sabi niya rito. So, tinutukoy niya rito, hindi lamang yung kanyang birth, maging yung kanyang death. Although Hope does not expect his immediate death. Hindi. Pero dito natin makikita, mga kapatid, gusto niyang sabihin yung affirmation that everything he has is a gift of God's grace. Biyaya. Ito ay regalo lamang ng Diyos. No, nandun yung connection, mga kapatid, sa kanyang pagsilang, sa kanyang kamatayan, wala siyang inaangkin ni anuman. Napakatindi ng kanyang realization dito. Anong bagay ang sa atin na may tuturing? Pamilya? Kapatid? Asawa? Kaibigan? Pera? Cellphone? Tinuturing mo bang sa iyo? Walang bagay na masasabing sa iyo. Lahat ng bagay na yan, pahiram lang sa iyo ng Diyos. Yan yung dapat nating makita. Huwag natin ituring sa iyo, huwag natin ituring sa akin, huwag ganun. So the correction is obvious, for man form in the womb is also made from dust, from the ground. Yan yung makikita natin. So kung paano na siya ay galing sa alabok, babalik sa alabok, that's a biblical view of humanity. You see, si Hope, yung knowledge niya, galing sa lupa, babalik sa lupa, walang dala, walang pag-aari. Yun yung dapat na meron tayo sa kaisipan natin. Wala, wala, kahit anuman, wala. So he recognized his own emptiness before God. He had been naked at birth, and he would be naked at death. Similarly now, he was figuratively naked. Kinuha na ang lahat ng bagay, binawi na, sapagkat yun ay pahiram lamang ng Diyos. Pakinggan nyo, yung word ni Hope na yan ay hindi lamang po sa kanya. Hindi lang. Pakinggan nyo maigi, Psalm 49:17. For where he dies, he shall carry nothing away. His glory shall not descend after him. You see that? Talagang yung word ni Hope, mga kapatid, is hindi galing lamang sa kanya. It is from the Holy Spirit, who revealed himself to him kung paano siya mag-react. Kaya ang tao, mga kapatid, kaya nakakapag-react ng tama, it's only because of the Holy Spirit who guiding him or even her. Ecclesiastes 5:15, as he came from his mother's womb, naked shall he return to go as he came. And he shall take nothing from his labor, which he may carry away in his hand. Biblical talaga. Wala talagang madadala, yun ay biblical. 1 Timothy, sapagkat wala tayong anumang nadala sa mundong ito, at tiyak na tiyak tayo'y lalabas sa mundong ito na wala ring dala. 1 Timothy 6:7. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. You see that? So yung faith ni Hope talaga naka-align sa salita ng Diyos. Hindi lang kanya yon. Biblical. From all the New Testament.
Grabe, mga kapatid. Saan niya nakuha yon? Yung tunay na faith, lumalago kasi yon sa pagkaunawa at nababago yung tunay na faith. And letter B, mga kapatid, this faith focus on God. Tingnan natin. God looked up and uttered a magnificent statement of faith. Sinabi niya rito, the Lord gave and the Lord has taken away. The Lord, the Lord, the Lord. Yung focus ng puso't isip ni Job is the Lord Himself. Yun yung maliwanag sa tunay na pananampalataya. Ang focus ay ang Diyos, the giver, hindi yung gift. So the faith, mga kapatid, na po, this faith makikita natin ay tunay at biblical sapagkat alam niya lahat ng bagay ay ang Diyos ang siyang sentro. Yung kanyang great power and authority and His sovereign control, yun yung focus ni Job dito. At yung willingness niya to submit kahit po doon sa great loss. Yan po yung mga quality ng tunay na pananampalataya. Ang focus ay ang Diyos. Alam niyo, mga kapatid, kapag ang puso't isip natin ang focus ay ang Diyos, hindi tayo madidistract sa anumang mga bagay na nangyayari. Nagpa-pop up na mga sirkumstansya sa buhay, hindi tayo kayang i-distract niyan. Tandaan niyo yan. Applicable yan noon at ngayon. Pero pag mali ang focus natin, konting pangyayari, distracted tayo. Sira ang ating araw. Yan ang problema dyan. So, nandun po dapat yung instead of cursing God, as Satan expected to Job would do, Job blessed the Lord. Napo, anybody can say the Lord gave or the Lord has taken away, but only the genuine faith can say blessed be the name of the Lord. Yung tunay na pananampalataya lang, yun lang ang makapagsasabi noon. And so the Lord, or so Job praised the name of God. In his great loss, nandun po yung nakikita niya yung great providence ng Diyos. Letter C, praising God in the great loss. No po, yan po yung makikita niyan. Blessed be the name of the Lord. Dahil nakilala niya ang Diyos na siyang owner and giver of everything. Dapat ito yung ma-retain sa ating puso't isip. Ang Diyos lamang ang siyang tagapagkaloob. He alone is the owner and the giver of everything. At ma-retain sa puso't isip natin yan. Kaya minsan tayo ay kinakapos sa ating buhay. Kasi matindi ang yakap natin sa mga bagay na pansamantala lang. Ang nangyayari na tayo ay naaapektuhan masyado. So the truth is that we are totally nothing na po sa harapan ng Diyos. Panatilihin natin sa ating puso't isip lahat ng mga katotohanan ito na ang tanging pananampalataya na makapagpapatuloy sa harapan ng Diyos upang sumamba, magbigay luwalhati sa Kanya, ano yon? Na ang focus ng kanyang pananampalataya, ang Diyos is the giver of everything. He is the source of all things, of all good things. Ang Diyos. Ito, mga kapatid, patatatagin ito yung ating relasyon sa Diyos. Patatatagin ito yung ating relasyon sa ating kapwa. Pag nakita mo that God is the source and the giver of everything. Pag nakita mo yan. Pag hindi mo nakita na ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay in your heart, pag di mo yon nakita, laging nandoon yung worry, laging nandoon yung doubts, laging nandoon yung suspecting, laging nandoon yung parang restlessness. Kasi yung reliance mo, instead na sa Diyos, doon sa magagawa mo, doon sa pwede mong gawin, doon sa pwede mo pang asikasuhin, doon sa pwede mo pang pagkaabalahan, doon ang focus. Mali ang focus. Hindi ka makatulog ng mahimbing. Lagi ka nag-aalala sa anumang bagay na meron sa'yo. Baka bukas, wala na. Wala kasi yung tamang focus mo sa Diyos. Wala.
Kahit yung bagay na napakahalaga sa'yo, hindi yan sa'yo. Hindi yan sa'yo. Hindi mo yan kayang ingatan sa lubos na gusto mong pag-iingat sa inaakala mong kaya mo. Kung hindi yan panatilihin ng Diyos sa buhay mo, wala na yan. Yun dapat na makita natin. And you see here, sinabi ni Job, the Lord gave and the Lord has taken away. Alam niyo, napakadaling ibigay sa Diyos yung mga bagay na hindi alam nating hindi sa atin mula pa sa pasimula. Sige, isa-isahin natin: pera, kalusugan, mahal sa buhay, trabaho. Lahat 'yan, pag-aari ba natin 'yan? Kahit alin diyan ang kuhanin ng Diyos, kanya 'yon. Karapatan niya 'yon. Bakit tayo nag-aalala sa mundong ito? Mali ang focus. Hindi tama ang pananampalataya. Lagi tayong, alam niya yun, walang kapanatagan. Mga kapatid, it is a foolish thing to love wealth, to love people, even to love your comfort, your own comfort, more than you love, that you must love God, na po, more than you love the Lord your God. Foolish thing to love wealth. Foolish thing, mga kapatid, to love people, your comfort, your work, everything, mga kapatid, kahangalan yan sa harapan ng Diyos. That's folly. Yan po ay ayaw ng Diyos. At yan ay salungat sa tunay na pananampalataya. Paano mo pinapahalagahan ang mga bagay-bagay sa buhay mo? Dapat pahalagahan mo to sa paningin ng Diyos. Sa paanong paraan? Pagkatiwala mo yun sa Diyos. Bahala ang Diyos dyan. Yan po yun dapat. Letter D, mga kapatid, verse 22. Makikita natin sa buhay ni Job. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ang kasamaan ng kasamaan ng Diyos. Letter D, he remained steadfast in his faith. Steadfast. In all this, Hope did not sin nor charge God with wrong. He did not blame or accuse God and became bitter in his sudden situations na ito. Hindi. Although Hope was devastated during this time, na po, pero makikita natin, in grief, he tears his robe, shaves his head, and lies face forward on the ground before God. Pero ano ang makikita natin dito? He worship and praise God. Grabe yun! Grabe, bakit niya nagawa yun? Kaya yung nagawa ni Job, dahil meron sa puso niya yung tunay na quality ng pananampalataya. Di natin kaya yon kung wala tayo sa Panginoon. Di natin kaya yon kung wala tayong tunay na pananampalataya. Wala. Walang may kakayanan noon. Gawa yon ng Diyos sa buhay ng isang tao na sinabi niya kay Satanas, nakita mo ba si Job? Wala siyang katulad. You see that? Yes, mga kapatid. As I have said, it is easy to give back to God when we really understand that all we have comes from Him. Comes from Him. The giver is greater than the gifts He gives. Yan yung dapat na makita natin. Unlike so many people today, mga kapatid, they pray for their wants, for their needs. They pray for their comfort. Pero pagka hindi binigay ng Diyos, hindi na sila makapagpuri sa Diyos. Saan sila talaga nagpupuri? Hindi sa Diyos. Sa kayamanan, sa kalusugan, sa kasiyahan. Pag hindi na ibigay yung gusto nila, tampururot na. Antindi ng word. Yung ba'y may tunay na pananampalataya? When things appear na po against our interest, at ayaw na nating magpatuloy, yun ba yung tunay na pananampalataya? So, si Job, makita natin,
Kahit kailan, hindi ho siya nagsalita ng laban sa Diyos. Yan yung nakita natin. At ito nga po, yung ine-expect ni Satan, taliwas. Hindi niya sinumpa ang Diyos. Gulat na gulat siya. The lesson here, mga kapatid, tignan natin ang mahalagang lesson dito. Number one, sabi ho dito, according po dyan sa verse 22 na yan, he remained perfect in God's eyes by faith. Yan po yung gusto natin makita. In all of this, hindi nagkasala si Job. Sa paraphrase niyan, he remained perfect in God's eyes by faith sa pamamagitan ng pananampalataya. We know that Job was not sinless or even perfect. Hindi siya ganon at walang taong perfect. Pero paanong nangyari na sa mata ng Diyos, dun pa lamang sa verse 1 hanggang sumunod na mga verse, sinasabi, he was perfect. Paanong nangyari yon? While si Job, mga kapatid, is not sinless or even perfect, but in the eyes of God, he became perfect. Anong ibig sabihin nun? Paano nangyari yon? Mga kapatid, tandaan nyo sana, regardless sa ating mga kakapusan at pagkakamali, tinanggap tayo ng Diyos as perfect dahil yon, dahil nung tayo ay sumampalataya. Binigyan tayo ng pananampalataya ng Diyos, yung ating pagkamakasalanan, hindi yun ang tinignan ng Diyos dahil yung pagsampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, si Hesukristo yung kanyang katuwiran ang nakita ng Diyos. At lahat ng sumasampalataya kay Kristo, no, kahit nung panahon pa lamang na yon, by promise, tinanggap ng Diyos bilang perfect at matuwid positionally. So regardless sa kakapusan ni Job, ang tingin ng Diyos, perfect. Hindi niya sinumpa ang Diyos, hindi siya tumalikod sa pananampalataya, pero he was accepted before God as perfect. You see that? At yun yung dapat nating makita. So it means that no matter how horrible his offenses may have been, all the charges against him have been dropped. Absolutely, no blame attaches him because the very one he offended has exonerated him. And besides, mga kapatid, makikita natin, yung mga friends niya, inaakusahan siya na siya may kasalanan. Hindi kasi nila naintindihan ang sovereign control ng Diyos. Kung tayo rin ay agad-agad tayong pupuna at sasabihin natin, may kasalanan ka. Ganon din ang gagawin sa atin sa harapan ng Diyos. We judge. Dapat yung kasalanan laging based on truth. Diba sabi, wag humatol, pero humatol kayo ng tapat. O, pwedeng humatol. Humatol lang kayo ng nararapat. Tama eh. Yun po yung dapat nating makita. Pero tayo, hinatulan na sa pamamagitan ni Hesukristo. So yung judgment na para sa atin, kinuha ni Christ. And so, in the eyes of God, we became perfect. Regardless sa ating weaknesses and flaws, we had been accepted as righteous before God. Kung merong tunay na pananampalataya, yan ay sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. We had been justified by faith before God. So without faith in the Lord Jesus Christ, mga kapatid, yung perfection na ito sa buhay na ito, maging sa kabila, is impossible. Dahil si Christ lang, only through the merit of the Lord Jesus Christ, we had been accepted, or you, no, may be accepted before God as perfect through the Lord Jesus Christ. And second lesson, mga kapatid, recognizing God's sovereign rights. Sovereign rights. The Lord gave and the Lord has taken away. Hope, praise the Lord. It is true, remarkable that Hope followed adversity with adoration, woo, with worship. Tindi nun, mga kapatid. Kaya pwedeng-pwede palang magpuri tayo in the midst of suffering, na po, yet we worship the Lord. Yun yung dapat. And we should never think the good things of this world come to us from the earth. They come from heaven. Mga kapatid, lahat yan. Huwag niyong iisipin, kaya ka kumikita, kaya ka nakakabili ng gamit, kaya ka nagkakaroon, eh galing kasi yan sa pagsisikap ko, galing sa karunungan ko, eh kasi binigay din to sa akin. Hindi yun, eh galing sa Diyos. Not from the earth, but from heaven.
Yun yung dapat nating makita. Para lalo tayo maging appreciative sa harapan ng Diyos, para lalo nating luwalhatiin ng Diyos, makita natin yun, galing yun sa Diyos by God's providence. So the hosts of heaven and even the hosts of hell wants to see how Job would respond to the loss of his wealth and children. At taliwas sa kanilang expectation, anong ginawa ni Job? He worshiped God. Ito isipin nyo, every time we encounter circumstances, mga kapatid, how do we react? Paano nahayag yung laman ng ating puso? Lagi sa ating may mga nakabantay, hindi na lang yung tao. Kahit ang devil, binabantayan kung paano tayo mag-react. Simple o hindi simpleng bagay, paano tayo mag-react doon. But si Job, mga kapatid, he worshiped God and uttered a profound statement of faith. Grabe yun. And so we know by faith that God is in control and the works of all things for good to them that who love Him. And He will remain faithful to Him, mga kapatid. We will remain faithful to Him pagka nakilala natin ang tunay na Diyos that God is in control. Walang bagay na nangyayari sa mundong ito, alam natin, na hindi sa ilalim ng kapahintulutan ng Diyos. So why we worry? Bakit? Bakit tayo nag-aalala kung may mga bagay na nandyan sa atin at dumating yung panahon na mawala? Why we worry? Why? Meron ba tayong bagay na deserving sa mundong ito? Deserving ba nating mabuhay? Deserving ba nating i-bless tayo ng Diyos? Deserving ba natin yung ating family? Yung mga bagay na meron tayo, even friends, are we deserved? No. So why we worry? Mga kapatid, instead, patatagin natin yung pananampalataya natin sa Diyos. To Him, only trust must be cast. Sa Kanya lang, mga kapatid. Upang maiwasan ang namang blame game na ito, paninisi, accusation, para maiwasan yan, tignan natin ang God's sovereign control sa lahat ng bagay sa mundong ito. Tignan natin yon. Hindi ka makakarinig ng ganitong preaching kung hindi ipinahintulot ng Diyos. Hindi ka makakarinig. Lahat ng bagay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Ba't niya pinahintulot yung ganitong preaching na marinig mo upang makita mo wala kang sisisihing tao kahit sino man. Wala. Wala kang sisisihing circumstance sa buhay mo. Everything has been permitted and well planned by sovereign wise God. Kung makita yan. And so, application, mga kapatid, we must humble. We must have a heart, a submissive heart before God sa Kanyang divine will. For such is the demonstration of a true faith before God. Dapat yung submission sa Kanyang kalooban. Yung willingness nating gawin kung ano man yung nais ng Panginoon. And this prevent us from dishonesty. We want nothing in our hand except what God's gift, except God gives to us. Hindi natin gustong makuha yung bagay na hindi binibigay ng Diyos. Hindi rin natin pababayaan yung mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Hindi rin natin pababayaan yon. Dahil alam natin lahat ng bagay nasa kapahintulutan ng Diyos. Iingatan natin yung mga bagay na yon sa tamang pananaw. Na hindi parang ikaw ang may control, hindi ganun yun, hindi. Mga kapatid, pag tayo, lumago tayo sa pananampalataya, makakatulog ka ng mahimbing kahit napakalakas ng bagyo. Kahit yung direksyon ng kidlat kung saan tatama, alam ng Diyos. Kahit yung paghinga mo, paghinga ko, hanggang kailan dudugtungan ng Diyos, alam niya kung hanggang kailan yun. Why should I worry? Why? Alam ng Diyos kung ano mangyayari sa atin sa mga susunod na panahon.
Ba't di tayo sa Kanya magtiwala? Alam ng Diyos lahat yun. Parang minsan tayo may ari ng buhay. Gusto nating kontrolin ang bawat sitwasyon. At pag hindi nangyari yung mga inaasahan natin, tapos na. Minsan ganun tayo. Hindi ba yan ay pagpapakita ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos? And so, if we really know God by faith, it will prevent us from any dishonesty. Hindi ho tayo gagawa ng mali sa harapan ng Diyos. Alpat-palpak. Na, oo, nakagagawa tayo ng mali. Pero hindi po yung abusive, hindi po yung tahasan. Because we cannot make it perfect in our own way. Hindi. That's impossible. Pero, gagawin natin yung tama na po, ayon sa standard ng salita ng Diyos. Yun yung tama. Yun tama. And number three lesson, mga kapatid. We must always worship the giver and not the gifts. Isa sa motivating factor ni Job, kaya siya nakapagpapatuloy sa pananampalataya, ang tinitignan niya lagi, mga kapatid, is the giver. The giver. Ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. He is the source of all good things, sabi ni Santiago. So when the genuine faith exists, makikita natin dito, ikukultivate nito yung love natin sa Diyos. Patatatagin nito yung ating relasyon sa Diyos. At ito, mga kapatid, gaya ng gold na dumadaan sa apoy para malaglag ang lahat at ma-eliminate sa lahat ng mga dross at makita yung kinang ng pagka-gold. Ganun yung tunay na pananampalataya. Dahil yung pananampalataya, mga kapatid, masigit pa sa gold, yung kalidad nito. Pag yung tunay na pananampalataya ay naroroon, ito ang focus nito, mga kapatid, ay ang Diyos lang. Diyos lang. Hindi ang feelings ko. Hindi. Hindi. Hindi ang future ko. Hindi. Hindi yan. Hindi. Hindi ang idea ko. Hindi yan ang focus. Hindi. Hindi. Hindi yung gusto ko. Hindi. Hindi yan ang focus. Hindi. Ang focus ay yung kalooban ng Diyos at ang Diyos mismo, yan ang dapat na maging focus. So his priority is prosperity. He was not due to lack or more human ingenuity. Hindi niya nakikita yon, na yung mga bagay na yon na parang yun ay nangyari sa kanya, parang napakapalad niya dahil siya ay kumbaga parang on swerte mo, ha? Parang ganun. Huwag yung turing na ganun yung buhay, kundi lahat ng bagay na yan, gift of God. Lahat yan. Family, work, health, strength, knowledge, wisdom, ability, lahat yan, gift ng Panginoon. Tignan mo lahat yan sa linya ng gift ng Panginoon. Doon mo lahat tingnan yan, gift ng Diyos. Kaya kung yan ay gift, ang Diyos ang siyang bahalang kumuha yan. Yun ang dapat na makita natin. You see hope here, mga kapatid. Ang pinaka-focus niya, ang Panginoon lang. So God was worthy to be blessed and praised in any and all circumstances of life. Yan yung dapat natin makita. And so akala ni Satan, mga kapatid, pag kinuha niya yung mga bagay na meron si Hope, wala na siya, kawawa na siya. Pero nagkamali siya. Kinuha niya yung mga bagay na pinahintulot ng Diyos na ma-enjoy ni Job, nagkamali siya. Hindi niya nakita na itong si Job lalong po-focus sa Diyos. Wala na siyang pagkakaabalahan. Wala na yung mga hayupan. Wala na yung mga anak. Wala na yung mga servant. Ano pa gagawin niya? Sasamba na lang siya sa Diyos. You see, napahiya siya doon. Ikaw, anong gagawin mo sa buhay mo? Kung yung health mo ay gaya ng kandila, nararamdaman mo na uupos na, anong gagawin mo? Mga kapatid, yun yung dapat nating makita sa buhay nating ito. Dapat manatili sa focus natin, walang iba, walang anumang bagay, kundi patuloy na lumago tayo sa pagkakilala sa Diyos upang luwalhatiin natin siya. Si Sir Walter Raleigh, siya po ay pinugutan ng ulo sa isang
lugar sa isang hindi binanggit. Pero doon, mga kapatid, ay sa kanyang pagsunod sa salita ng Diyos, nakita nila ang kanyang mga isinulat. Sabi niya, kahit sa ganitong panahon, ako ay mananatiling nagtitiwala sa kanya. Mula pa sa aking pagkabata, ang aking kagalakan at ang aking buhay at sa aking pagtanda hanggang sa pagbalik sa alabok, hanggang sa pagsuong ko sa kadiliman at sa katahimikan ng libingan. Sinabi niya doon na mananatili ang kanyang pagpupuri, pagsamba, hanggang siya ang Diyos ay siya'y muling buhayin, sa kanya siya magtitiwala. Grabe, kamatayan. Ang tunay na mga mananambahan ng Diyos na may pananampalataya sa Diyos. Alam niyo, mga kabadid, wala tayong dapat ibang focus kundi patuloy na lumago sa Diyos. Lahat ng bagay na meron sa atin, enjoy lamang natin yon in God's perspective. At tayo mananatiling tapat sa Diyos. Dahil ang focus ng buhay natin sa mundong ito patungo sa kabila, ang Diyos lamang. Huwag kayong magpapasidetrack sa anumang bagay. Focus on God. Itingin lamang ninyo ang inyong pananampalataya, ang inyong mata ng pananampalataya kay Hesus Kristo, na siyang pinagsimulan at siyang magpapatuloy at magpapasakdal ng ating pananampalataya hanggang sa marating nating lahat yung hantungan na itinakda ng Diyos dahil sa Kanya. Sa lahat, sa Kanya ang kapurihan. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, dinurog niyong muli ang aming puso. Hindi lang ito simpleng paalala sa amin. Ito ay pagwasak sa mga comfort zone namin, sa puso namin. Patawarin niyo kami, Ama. Patuloy niyong itatag sa puso namin ang tunay lang na pananalig sa inyo. Wala kaming anumang pwedeng asahan sa mundong ito, kundi kayo lamang. Tulungan niyo kaming ihanda ang buhay namin sa pagharap sa anumang matinding posibleng pag-atake sa amin ng kaaway. Tulungan niyo kami, Panginoon, na kahit anumang suungin namin sa mundong ito, di kami bibitiw, hindi kami tatalikod. Mananatili kaming tapat sa inyo, Ama. Dahil lamang ito sa inyong biyaya. Salamat, Ama, sa mga salita ninyong bumabasag sa aming pagkatao upang huwag kaming manatili sa aming sarili lamang na kaunawaan at karunungan, kundi sa iyo lamang. Tulungan niyo kami, Panginoon. Ang puso't isip namin ay manatiling nagpupuri, nagluluwalhati sa inyo sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Tulungan niyo kaming ang higit na paghandaan ang anumang posibleng pagharap namin sa mga severe test ng buhay. Hayaan niyong tumatag ang aming pananampalataya na ang sentro lamang ay ang aming Panginoong Hesus Kristo. Wala na pong iba. Sa inyo ang pinakamataas na kapurihan, Ama, kay Kristo Jesus.